lalong bahagi ang ating gawain kung saan yung ating pagbibigyan. Alam niyo po, nakaka-bless po talaga. Yung mga ano ng kingdom. Puro mga pasok sa tab. Ibig po ba? Nakakatuwa po. Sobrang nakakatuwa. Kaya samahan niyo po ako, makipagbukas po tayo sa Isaiah 65 verse 16 po. Sino man, ibig po, sino man sa lupain ang may nais ng pagpapalak ay doon humingi sa Diyos na tapat. Ang sino man mga ngako ay doon manumpa sa pangalan ng Diyos na tapat. Ang hirap ng panahong nagdaan ay mapapawin na at malilimutan. Ibig po, ibig po ba? Sa oras po ito, ako po muli ay nandito sa inyong harapan at ako po muli ay magte-testify sa buhay po namin. Ay hindi naman po lingid sa atin kay kalaman na ang buhay po namin ay nagmula po sa wala. Ibig po ba? Dinala po kami sa kingdom na walang-wala talaga. Sabi pa nga, walang minsan ulam, walang ano. Pero sa tulong po ng Diyos, isang araw po nung panahon na yun, maliit pa si Jeff, nagsasamba ko sa kasunduan pa yung gawain noon. At dumating po ang lingkod ng Diyos. At kami po ni Ate Rhoda, si Sister Rhoda, kami pong dalawa ay sabay na binigyan ng lingkod ng Diyos na prophecy na kami po ay pagpapalain, gagandang buhay, at matitikman namin yung hindi pa namin natikman sa buong buhay namin. At yun nga po ay naganap sa aming buhay, 1999, nang si Mister po ay makapag-abroad. At ang asawa din po ni Sister Rhoda ay nakaalis din po. Pero sa kadahilanan na bagamat nakaalis na po yung kanyang asawa, sa Rhoda po ay hindi nagpatuloy. Ibig po ba? At ako po, nagpatuloy. At dumating po ang panahon na naganap na nga po sa amin ang mga prophecy ng lingkod ng Diyos. At 2004 po, bumulusog po ang matinding pagpapala sa buhay namin. Ibig po ba? At nakikinig po ba tayo sa magandang patutuo ng aming buhay kung paano po kami pinagpala? Bumulusog po yung blessing sa amin ng 2004. At kami po ay nakapagpagawa ng bahay sa katuparan yung aming pong bahay dati maliit. Ito po ay napalaki at nakabili po kami ng pwesto, nagkaroon po kami ng tindahan ng malaki. At 2005, nakabili po kami ng sasakyan ng Ponce. Ibig po ba? At lahat po sa buhay na maayos, natikman po namin yan. Pagkain na masarap, gamit, lahat na bibili po namin yan. Ibig po ba? Dahil nung panahon po na yon, mataas ang dollar, sumasahod po si Mister ng 200,000 a month. Ibig po ba? At hindi po naglaon, nasa ano tayo, nasa circle pa po ang gawain, ay nagbaba po ang lingkod ng Diyos ng prophecy ulit. Ang sabi ganon, kung hindi mo ibibigay ang para sa Diyos, hindi ka magiging tapat. Nakaamba na ang palakol sa'yo at kumunin ng blessing na yan. At ibibigay ito sa iba upang makapagpatuloy ang gawain ng Diyos. Amen po? At bagamat nagbaba ang lingkod ng Diyos ng prophecy, ang nangyari po, lalo pa kami pinagpala. Amen po ba? Sa kabila po ng tuwing dating ni Mister, marami po kami
kami na ipupundan. Ibig po, at sa kabila rin ng lahat na hindi tapat si Mister sa pagkakaloob ng, sa Diyos, sa gawain ng Panginoon, dahil lagi niya sinasabi noon, nanghihinayang siya sa ikapo. Ibig po ba? Ang nangyari po, 2006, nagkaroon kami uli ng bahay sa Iswon. Ibig po, at napakagandang bahay, malaki, at ang kanyang gate, corona po. Amen po. Napaka, yung gate lang po, thousand-thousand na halaga. So, tuwing pagdadating po ng aking mister, sa kabila na ang dami namin pagpapala, nandun po talaga yung lagi ko pinaglalaban na, Papa, magbigay ka naman sa gawain ng Diyos. Ibalik mo yung para sa Diyos. Pero, hindi nga po bukas ang kanyang puso, pagdating po sa gawain ng Diyos, siya po ay kurepot. Ibig po, kasi po, pag hindi po tayo nagbibigay ng mayos sa gawain ng Diyos, tayo po ay mga kurepot. Ibig po. At noong mga panahon na yon, sa kabila po na sinabi ng lingkod ng Diyos na gano'n ang mangyayari, hindi po nakikinig si Mister. Kasi nakikita niya, lalo kaming pinagpapala. Amen po? Lalo gumaganda yung buhay. At 2010. 2010 po. Kung hindi ako nagkakamali, September 4, nasunog po ang barko nila, Mister. Amen? Nagpe-pray siya, na para daw siyang gulugulong na nakakakita siya ng apoy na parang nasusunog. Iyon pala yung barko nila, Mister. At sa tulong po ng Panginoon, hindi po siya nasaktan kahit tulog siya. Nag-alarm na emergency, ganun, pero hindi talaga siya nagising. Nagising siya, tapos na po yung sunog. Amen po? At October 18 po, 2010, pinauwi na sila lahat. Amen. At noong mga panahon na yon, hindi namin namamalayan na unti-unti na pala, unti-unti na po pala nagaganap ang prophecy na kukunin na blessing. At yun po, pag sinasabi ko kay Mister, kinakalawan niya po. Amen po, kasi minsan ganun tayo eh. At ako po, sa tulong ng Diyos, kahit ganun si Mister, ako po'y patuloy na nagbibigay at tapat sa gawain ng Diyos. At isang araw, yung barko na yun nga nasunog, hindi na makasampa-sampa si Mister, nag-extra muna siya ng 2 beses. At nung nagawa na yung barko na yan, sumampa ulit si Mister. 2 beses pa siya nakasampa. So, binibigyan talaga siya ng Lord ng chance, amen, para magawa niya at maibigay niya yung para sa Diyos. Pero sa kabila po, nang binibigyan siya ng chance ng Lord, hindi pa rin po talaga siya nagiging tapat. At yun nga po, yung huling isampa niya sa barko niya na yun sa Alliance. At pumaba po siya ng 2011, September 7. Hindi po namin alam na yun na po pala yung judgment ng Lord sa kanyang buhay. Amen po? At siya po ay natambay 6 na buwan, walang trabaho. Kami pinabayaan ng Diyos. Nakapag-aaral ang mga anak ko na maayos, nakakasalaman.
same thing si Jeff sa exam math. At lahat po na yun, nandoon po yung pag-abot ng kamay ng Diyos sa buhay namin. At minsan, sabi ko nga, nanalangin ako, Lord, bakit po ganun? Akala ko, pagtapat ako sa iyo, uulat yung buhay namin at tuloy-tuloy. Pero bakit po ganito? Pero hindi po pala dahil ang judgment po ng aking asawa ay nadamay po ako. Amen po? Nadamay po kami. Kahit po pala sa mag-asawa masunurin ang isa, bagamat tumatagal ang pagpapala na hindi muna inalis ng Diyos, isang araw po aalisin talaga yan. Para patunayan po ng Panginoon na sa Kanya nagmula ang lahat ng mga bagay na nanggaling sa yung natatamasa natin lahat sa Kanya po nanggaling. Kaya hanggat isang araw po, dahil hindi na siya nakakaalis, lagi po kami dinadalaw ng lingkod ng Diyos. Tinitiks ako, Sister Nivea, pagpakatatag ka. Minsan, naakyat ako dyan, natatanggap ko pa yung text niya, Sister Nivea, magpakatatag ka. Opo, Pastor, salamat po. Nung huling dalaw niya sa amin, tinanong niya si Mister ko, sabi niya, Brother, kailan ba uli ang alis mo? Tapos, ang sagot ko ni Mister sa kanya, Pastor, wala pa po kasiguraduhan eh. Kasi matagal pa po, hindi ko pa alam. Wala pa po kasi kasiguraduhan sa PTC. At habang po nag-uusap sila ng lingkod ng Diyos, ako naman po nagikinig lang. Ito ang sabi ng lingkod ng Diyos sa kanya, alam mo, Brad, repentance lang yan eh. Pag nagsisi ka, tanggapin mo ang katotohanan na nagkamali ka at magpakumbaba ka sa Diyos, sasampa ka ulit sa barko. Amen po? At February 25, 2012, sumampa po ulit semester sa barko. Amen po ba? At sa ngayon po, hindi lang basta-basta siya sumampa, hindi lang siya ship po, prinomot pa po siya ng may-ari, at siya po ay isa ng katiwala. At ngayon po, kami po ay mayroon na uli bagong sasakyan. At iyon po ay ipinapakita lamang ng Panginoon na pag tayo po ay sumunod at ibigay ang pinapabigay ng Diyos sa gawain, hindi po tayo kuripot. Amen po ba, kahit ganon ang nangyari sa buhay natin, ipadama ng Lord yung pagpalo, isang araw, ibabalik din po sa atin ang blessing na yan. Amen po ba? Kaya po, ilagay nyo na yung ating mga offering box. Tayo po lahat ay magbigay sa gawain ng Diyos. At huwag po tayo kuripot pagdating sa gawain ng Diyos. Dahil nga po ang lahat ng ating pagsakripisyo, lahat ng ating pagbibigay ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Amen po ba? Sige po, lahat po ay magbigay.